Alam mo, historians believe na kung natalo ang Holy League, talagang nagkaroon po ng malaking impact at change ngayon. Hi, Adrian Milag here and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung bell button sa baba ng video na to para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Ang topic ko ngayon is all about the Rosary. Alam mo ba na because of the Holy Rosary, it saved the Christendom. Ibig sabihin, why Catholic faith are blooming right now? Dumami ng talaga nag-scattered all around the world because of this miracle of Lepanto. Dahil may nangyaring miracle dito. Alam mo ba na in the late 16th century, Christian Europe was so weak, mahina, and splintered because politically, Europe was just a collection of small warring kingdoms, yung watak-watak na kingdom. And their fragile unity in the Catholic faith has just been broken by the Protestant Reformation. Medyo nagkawatak-watak yung mga Katoliko nun sa Europe dahil nga dito sa dumadami yung mga nagiging born again, yung Protestant Reformation, which was now full swing na talaga ngayon sa buong mundo. Tama. And nung time na yun, an Ottoman Empire was strong and growing at di pa sila natalo in any naval battle in 100 years. As in, talagang ang Ottoman Empire, they are the parang America, talagang malakas sila. Ang nakakatakot pa nung panahon na yun, nasakop na nila the remains of eastern half of the Roman Empire, including the New Rome or mas kilalang Constantinople. Talagang ang lakas ng forces nila, unstoppable, at gusto nilang sakupin ang Rome. Talagang desidido sila na sakupin ang Rome. Kasi pag nasakop nila ang Rome, masasakop nila yung buong Europe. So, because of that, sobrang desperate si Pope Pius na baka survive dito. Si Pope Pius V, kinonvince niya yung many Catholic rulers sa Mediterranean na bumuo sila ng grupo para pigilan tong Ottoman Empire. At ang grupong tinayo ni Pope Pius V is tinatawag na Holy League. Okay? So, ito yung mga lalaban sa Ottoman Empire. Actually, itong Holy League, it was originally formed para isave ang Venetian colony sa Cyprus. Kasi nung time na yun, ito yung gustong atakihin, next na gustong atakihin ng Ottoman Empire. Kaya binuo yung Holy League. Pero, ang nangyari, before sila makapunta dun sa Venetian, ang nangyari, natalo na ng Ottoman Empire ang Venetian colony sa Cyprus. And, bago sila makarating, natalo na ang Venetian. So, ang nangyari, yung mga commander at mga Venetian leader, talagang they were captured at pinatay sila ng Ottoman Empire. So, dahil dun sa masamang balita na yun, ang ginawa ng Holy League na imbes na pumunta ng Cyprus is talagang dumiretso na sila papunta itong Ottoman Navy. Talagang pupuntahan na nila itong mga kalaban na to dun sa may bandang Greece. So, parang isipin mo, no? Odds are against the Holy League. Kasi sobrang lakas ng Ottoman Empire. Wala talaga silang chance para manalo. Dahil ang dami nilang navy boats. Magagaling silang fighter. Talaga, they were practiced and trained to fight. Di ba? Samantalang itong Holy League, bago lang to at medyo mahina yung mga gamit nila.
So, ang laki talaga ng chance na matalo sila dito sa Ottoman Empire. At parang buwis-buway talaga to. Itong mangyayari na to, talagang maraming magsasakripisyong buhay dahil malakas ang Ottoman Empire. At possible na pag natalo ang Holy League, masasakop ng Ottoman ang buong Europe. But knowing that the circumstances were desperate, ang ginawa ni Pope Pius V is nanawagan siya ng prayer, na nag-organize siya ng public procession in Rome to pray the Holy Rosary. And you know what happened? Nung habang nagdadasal yung mga tao ng Holy Rosary, miracle happened. Miracle happened that the Holy League won the battle. Grabe, di ba? Parang David and Goliath ang dating eh. Talagang napaka-imposible na manalo sila. Pero na-convince sila because of praying the rosary, nanalo ang Holy League dito sa Ottoman Empire. And because of this new event, Pope created the new Feast of Our Lady of Victory. Okay? Tinawag nila tong Our Lady of Victory. But in a few years later, napalitan to ng Feast of the Holy Rosary. At nung 20th century, napalitan na to ng Feast of Our Lady of the Rosary. Which, until now, ito pa rin ang tawag dito na sineselebrate natin tuwing October 7. Kaya tayo nagsiselebrate because of this miracle na nangyari sa Lepanto. Alam mo, historians believe na kung natalo ang Holy League, talagang nagkaroon to ng malaking impact at change ngayon. Kasi nga, di ba, lumalakas ang Ottoman Empire ng mga panahon eh. Pero dahil sa Holy League, napigilan ang Ottoman Empire na sakupin ang buong Europe. At also, it preserved the independence of western half of Christendom, which is yung naniniwala tayo na kaya lumaki at lumakas ang Catholic faith because of this event. Because when things seems desperate, we should always pray the rosary. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.